Jesus na sarano, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus na sarano. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus na sarano, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus na sarano. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungan itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng maluba si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin, O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya 15 taong ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod mo'y hindi maano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Ezekias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maari ng umakyat sa templo?
Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutupdin niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsan nasabi kong, sa katangalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko rin, di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O Poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas, sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Magsitayo na po ang lahat. Ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito
ang mga saserdote sa templo. Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaret. Araw ng pamamahinga. Ito po ay sagrado at banal na araw. Kung kaya'n, isa sa sampung utos ng Diyos ay ipangilin ang araw ng pamamahinga. Sabihin nyo nga po, pamamahinga. Mahalaga po yung pamamahinga. Ibig sabihin, ipinag-uutos ng Diyos na tayo po ay tumigil sa lahat ng ating mga ginagawa, tumigil sa lahat ng ating pinagkakaabalahan, at ito ay ilaan para sa Diyos. Kung tutusin, ang araw ng pamamahinga ay para sa kabutihan ng tao. Dahil ito yung inihiling sa atin na tayo po ay magkaroon ng quality time para makipag-usap sa Diyos. Di ba nga, ang isang dahilan kung bakit hindi nagtatagal at hindi tumitibay ang anumang relasyon dahil lamang sa nagkukulang sa pakikipag-ugnayan o nagkukulang ng oras ng pakikipag-communicate sa kanyang karelasyon. Hindi lang basta ginawa yon na wala lang, no? Kasi ganun kahalaga na marahil nakikita ng Diyos ang kahalagahan na ang tao dapat magpahinga. Lahat po, no? Base sa kautusan, lahat dapat walang magtatrabaho. Kahit ang mga hayop, hindi sila pwedeng magtrabaho. Nagpapahinga lahat. Sabihin niyo nga po ulit, pahinga. Sabi, ulitin niyo po, pahinga. Ayan. Di ba pag inanong mo yung word, no? Pa-hinga. So, para bang sinasabi mo na pahinga naman. Pahingi ng hininga. Kasi pagod ka na eh. Di ba? Pagod ka na. At kapag pagod ka, pupwedeng gutom ka na rin. At pag pagod ka, wala sa katinuan ang iyong pag-iisip. Walang direksyon na mabuti ang iyong pupuntahan dahil lamang kulang ka sa pahinga. Pag binabalikan ko po yung karanasan natin, 2 years ago, para bang nung una, ang sama ng loob natin, nagwawala na tayo nung mga unang lockdown. Buong mundo nagpahinga. Pero mo, COVID lang pala ang kailangan para makapagpahinga ang lahat. Nagpahinga ang tao, nagpahinga ang pabrika,
nagpahinga ang sasakyan. Sabi natin, no? For the first time, nakita natin, naging maliwanag ang kalangitan. For the first time, nakita na natin mula dito sa Manila yung mataas na bundok ng Antipolo, ng Rizal. Kasi nagpahinga lahat. Nakita natin ang kagandahan ng mundo. Nakita natin ang kagandahan maging ang kalinisan ng paligid. Diba? Kahit kayo mismo eh. Yung sinasabi ninyo, wala na akong pahinga. O kaya, sinasabi nyo noon, wala tayong karapatang magpahinga. Hindi tayo dapat tumigil. Kasi pag hindi tayo kumayod, mamamatay tayo sa gutom. Oh, namatay ba tayo? Dahil lamang tumigil tayo pansamantala? Siguro yung wisdom ba na binabalikan natin yung karanasan natin eh, ng COVID na ito, na magpasa hanggang ngayon, nararanasan natin, pero nagagawa na natin ang paraan. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na new normal. Na pwede naman tayo ng magsimba, naka-face mask nga lang. No, dati nga, para tayong mga robot kasi may face shield pa. Pero kung, di ba, pag ninilayan mo ng mabuti, itong kahalagahan na ito eh. Iba nga sa inyo, hindi lang basta pahinga. No? Alam nyo, itong pagsisimba na ito, ito ay isang paraan ng Diyos na pinapapahinga ka, sandali lang. Yung iba nga, hindi lang basta pahinga eh. Tulog na, tinayong yung katabi ninyo, tulog na. Pero okay lang yan sa Diyos kasi sige, magpahinga ka dyan. Para pagkatapos nito, mas maging maliwanag nawa ang iyong kaisipan at saka mo na gawin ulit yung mga trabaho mo. Pero malinaw na sa iyo ngayon. Kaya pakatandaan mo rin, hindi ka pinahihirapan ng Diyos. Hindi tayo pinahihirapan ng Diyos. Baka tayo yung sobra-sobra, inaabuso na natin ang ating katawan to the point na ayaw natin pagpahingahin. Bibigay at bibigay yan. Kaya kapag nagkakasakit ang tao, para bang blessing na rin yan, na total, ayaw mo kasing tumigil, ayaw mong magpahinga, sinasabi mo na parang pagwala ka sa opisina, pagwala ka sa, no, sa isang organisasyon, eh baka delikado, bumagsak ang negosyo. Pero yung reality, pag hindi ka nagpahinga, nagkasakit ka, tuloy ang kumpanya mo. Ikaw nandiyan dyan lang. Kaya sana po, no, bago tayo umabot sa punto na pupunta ka dito para magdasal, Panginoon, pagalingin mo naman ako sa sakit ko. Matagal na akong may iniindang sakit. Sino bang umabuso sa katawan? Sino bang sumuway sa utos na magpahinga ang tao? Kaya kasalanan yun, di ba? Sa 10 utos, kapag nilalabag natin itong araw ng pamamahinga at hindi ka nagpahinga, hindi ka tumigil, kasalanan sa Diyos. Ganun po kalalim. At panghuli, sana po mas makita rin natin. Sabi nga ni Kristo, nasa ilalim ng kapangyarihan ng tao ang araw ng pamamahinga. Nasa kapangyarihan ng Diyos ang araw ng pamamahinga. Pero gusto ko rin sabihin sa atin, tayo ang may control dito. Kaya huwag puro trabaho. Magpahinga ka. Bigyan mo rin ng panahon ang iyong sariling makapagpahinga. Bigyan mo rin ang iyong sarili na makahinga.
Kahit alam niyo yun, kahit sa gawaing bahay, kahit sa mga alalahanin mo sa bahay, sa panahon ngayon, kahit sa social media, magpahinga ka. Maglaan ka rin ng panahon na itigil mo yung pagtitingin, pag, no, parang 24, sa loob ng isang araw, gaano katagal mong binitawan ang gadget mo at hindi ka nag-internet, hindi ka nag-social media. Dagdag pa yan sa pagod, dagdag pa yan sa stress na nararanasan mo dahil sa ayaw mong magpahinga sa social media. Tapos magtataka ka, bakit ka may sakit? Eh, tayong gumagawa niyan eh. Magtataka ka, bakit nanlalabo na mata mo? Eh, lagi ka nakatitig eh. Kaya sana po, no? Bago natin ulit sisihin ang Diyos kung bakit tayo nagkakasakit, bago natin isipin na pinarurusahan tayo ng Diyos, isipin mo muna ng mabuti kung paano mo nilabag ang araw ng pamamahinga at paano mo inabuso ang iyong sariling katawan. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi magamitan lamang kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo, manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon, manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na paaginin ang kanilang pinapasan, manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus, Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang kami magkot katawan mo. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugtan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na iniyahain naming gumugunita kay San Buenaventura upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't sa Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus, nasaan mo?
Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang sama ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang sama ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawat dugo ni Kristo, nagsipakinabang ay dumadalangin, magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.